May dala kaya siyang pansit ngayon? Baka mainit na naman ang ulo. Baka mapalot na naman tayo. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Yehey! May dalang pansit ang tatay! Sa wakas ay makakakain na ako ng masarap na pansit gisado. Masayang sambit ng isang anak. Ngunit ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama. Napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Mga anak, halina dito! Tapos nang kumain ang inyong ama. Halina't pagsaluhan natin ang kanyang natirang pagkain. Opo, inay! Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kani-kaniyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain. Sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat. At ni Katiting ay walang maiiwan sa maliliit. Anim lahat ang mga bata. Ang dalawang pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit na payat at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May dalawang lalaki, kambal, 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Naalala ko pa noon, isa o dalawang beses tayo sinurpresa ng tatay. Kaso, hindi na iyon naulit pa. Oo nga eh, naalala ko rin yan. Nakakamiss naman. Hayaan nyo na mga anak. Unawain na lamang natin ang inyong ama. Pagtsagaan na lang muna natin ang kanyang tirang pagkain. Makakaraos din tayo. Opo, Nay. Okay po, Inay. Hindi na nga naulit ang masayang okasyon na iyon. Ito ay napalitan na ng galit at away. Laging naririnig ng mga bata na madalas pagbuhatan ng kamay ng ama ang kanilang ina. Madalas ay may marka ito ng suntok sa mukha kung kaya't nahihiya ito na maglabada sa mga kapitbahay. Isang araw? Tanggal ka na sa trabaho. Ang ama ay natanggal sa trabaho. Mainit ang ulo nito nang umuwi sa bahay dahil sa nangyari. Nagkataon naman. Uy, patahimikin mo na sa pag-iyak si Moy-Moy. Nandyan na ang tatay. Baka siya masaktan. Shhh! Tahan na, Moy! Tahan na! Andyan na ang tatay. Baka mapalo ka. Mukhang mainit pa naman ang ulo. Kasi naman eh. Lagi na lang may sakit. Hindi pa natigil sa pag-iyak. Nakakabingi. Ang batang si Moy-Moy ay sakitin at mahilig magtuklap ng langib ng sugat sa kanyang binti. Maya-maya pa ay nangyari nga ang kinakatakutan nila. Narinig ng ama ang ingay ng pag-iyak ng batang sakitin na si Moy-Moy. Maya-maya pa ay nabaling ang galit niya dito. Ano ba yan? Kapag hindi ka pa tumigil sa pag-iyak, makakatikim ka ng suntok sa akin.
Walang awang sinuntok ng ama ang batang si Muymuy. Tumilapon sa kabilang sulok ang bata dahil sa hagupit ng kanyang ama. Makaraan ang dalawang araw, namatay ang batang si Muymuy. Lubhang nalungkot ang pamilya sa pagkamatay ng bata. Bumuhos din naman ang pakikiramay sa kanila. Samantala, tila nagsisi at nakonsensya ang ama sa nangyari. Nalulungkot ito sapagkat wala na siyang trabaho, namatay pa ang kanyang anak. Kaawa-awa kong Muymuy! Kaawa-awa kong anak! Lubos akong nakikiramay sa pagkawala ng iyong anak. Bilang tulong, tanggapin mo ang munting salapi na ito. Nais ko rin ipabatid sa iyo na, sige na, tinatanggap na kitang muli sa trabaho. Nabalitaan ng amo ng ama ang nangyari sa kanya. Isang matigas ang loob pero mabait na tao. Na noon din nagdesisyon kunin siya ulit para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Naawa ito kung kaya't agad na nagpaabot ng tulong. Samantala, patuloy pa rin ang kalungkutan na nararamdaman ng ama at buong pamilya. Sa oras na iyon, napagtanto ng ama ang pagkakamali na kanyang nagawa, kung kaya't napagdesisyonan niya na magbabago na siya. Nais na niyang maging isang mabuting ama.